Kitchenette, ngayon ang magluluto tayo ng beef brisket. I went already to the shop and bumili ako ng mga sangkap natin for today. So, don't go away. We will start cooking now. Okay, so to start with, hugasan muna natin ang ating tomatoes and capsicum or bell pepper. Ayan. Let's make it clean and ready to chop. Kamusta naman ang inyong umaga, mga kakusina? Kailangan natin kumain ng mga healthy foods to fight the corona disease. Ayan. So let's continue. We have an onion, garlic, beef brisket. So, cut natin yung ating beef into a square. Much, much size lang siya. Just like that. Sarap yung ganyan, yung may taba-taba eh. Tapos, i-rinse natin ang ating beef. Okay, so malinis na yung ating beef. Ilagay na natin ang ating half a cup of soy sauce. Ayan. Para lang mag-marinate siya ng konti, i-absorb niya yung lasa ng ating toyo. And then, babadlang natin siya while we're doing the sauteing. Hindi naman kailangan na matagal na matagal siyang nakababad. So, keep watching! Okay, so balikan natin yung aking sinosaute na garlic, onion, and tomatoes. Pasa na natin yung heat niya into the fullest. Mix lang natin yan. So while we're waiting for this to be sauteed well, hiwain ko muna yung ating salami. So, ito naman yung ating salami. Normally, chorizo de Bilbao ang ginagamit natin. And since wala naman nun dito, okay na rin tong salami. It will add more flavor to our beef brisket dish. Okay, so slice muna natin. Okay, so ito na yung ating diced na salami. We can go back to our pan for sauteing. Dika. And then ating mix ng oil. Beef brisket. It's a combination of ano yan, yung laman na may taba-taba. Yan ang masarap. Oh my. Magmamantika siya ng gusto. Ito, medyo malaki yung cut na to. It will take maybe 2 hours bago natin yan na ma-reach yung tenderness. But if you're going to use a slow cooker, in 30 minutes, malambot na siya. So, I'm just going to do the traditional way. Sa kawali lang. But for sure, maluluto din yan. So, stay tuned mga kakusina! Okay, so i-add in din natin yung natira nating pinagbabara na soy sauce. Ayan. And then it will take 2 hours or more bago mag-tenderize ang ating beef. So, please don't forget to subscribe to my channel. So, pwede rin nating ilagay yung ating pinagbabada na toyo. Hindi natin yan itatapon, of course.
And every 30 minutes at least, i-check natin yung ating niluluto. So for the meantime, i-cover na natin siya ngayon and then we shall come back for later. So balikan natin after an hour, medyo nag-tender na ng konti yung ating beef. From time to time, chine-check naman natin siya. At ayan, nagmamantika na ng husto. But I think it will take another 30 more minutes bago siya talagang mag-tender. So, kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the bell notification down below para ma-update kapag mayroon akong bagong mga upload. And dun sa mga nagre-request to have yung mga baking utensils ko, please comment down below and I will send you at least one piece every upload ko na magko-comment kayo. So, para makabuo ka, keep on watching and keep on commenting down below. Okay? Balikan natin ko kayo ulit maya-maya. So, okay, while waiting for our dish to be cooked, shout out muna tayo kay Miss Mary Jane Espina ng Marikina City. Hello, how are you? Thank you for watching Marlina's Kitchenette. And kay Christina Bustamante ng, where is this? Still the same in Marikina. Hello, hello. So, it's ready to serve. So, mabang i-try. So, masarap siyang pan-topping sa rice, of course. Best combination. Nilagyan ko lang din ng hard-boiled eggs.